Magandang araw mga kabiyay. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng 3512 injector ng caterpillar. So, at saka ipapakita ko sa inyo kung ano yung kailangan natin ng mga gamit. So, umpisa na natin mga kabiyay at magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat. Sana may matulungan na naman tayo. So mga kabiyay, yung gamit na kailangan natin is yung torque wrench, 4 pounds, tapos extension na 3821 half drive, at saka 1116 na socket. Yung ginagamit ko kasi ng ratchet dito is 3-8 drive na 4-pounds. Okay mga kabiyay, kasi yung ginagamit ko dito is 3-8 drive na torque wrench. So huwag gumamit dito ng inch pound, yung gamit natin is 4-pounds. Okay, sa paghigpit ng hold down bolt niya. Okay. So bago natin i-install yung injector, linisan natin yung mga lahat ng butas at saka yung injector bore. Importante ito. Linisan natin, baka kasi maraming mga dumi na pumasok sa loob. So lilinisan muna natin. Gamit natin yung air compressor para tatalsik talaga yung mga dumi. Okay, katulad dito, nakita natin na may maraming mga dumi sa loob. Okay, so linisan natin mga kabiyay. Ayan. Okay, linisan natin hanggang sa loob. Tapos yung mga butas doon sa loob na dinadaanan ng fuel. Tapos punasan natin ng basahan na malinis para walang may maiwan na dumi sa loob. Okay, so malinis na siya. So prepare na natin yung injector niya. So may tatlong oring yung injector natin, nalagyan natin ng grasa. So grasa kasi yung nakalagay sa ating ano na ilagay sa oring ng ating injector. Ayan. So lagyan lang natin ng konti para malambot na siya, ipasok doon sa bore niya. Make sure natin yung injector rack niya malambot. Okay, so may guide din yung injector nito, may guide. Ayan. Hindi tayo magkamali nito kasi may guide diyan sa likod. Okay, so hawakan natin muna. Ayan, so ipakita ko lang 'yun. Ito yung guide niya. So hindi tayo magkamali nito sa pag-install. Ayan. Okay, so ganyan. So itutulak ko lang ng palad ko. Huwag na natin pukpukin kasi malambot naman ito. Tula ko lang. Ayan. So pasok na siya. Next natin, install natin yung hold down niya. Ayan. Isa na yung hold down. Next yung bolt niya. Ayan. Hold down bolt niya. Tsaka yung sa ilalim is yung injector hold down niya. So yung bolt na lang, pahinigpitan natin siya, yung dagdag ng tulak pa ilalim. Make sure natin yung hold down niya naka-fix kasi gumagalaw ito. Ayan, so dapat flat talaga sa gilid ng injector natin. Okay, so higpitan natin. Okay. So habang hinigpitan natin, hawakan natin yung injector rack niya. Para titignan natin kung malambot siya. Kasi pag matigas siya, hindi yan pwede. Okay, so wala na kasi ito yung tagahawak. Tignan natin yung injector hold down bolt niya. Okay. So, huwag tayong basta-basta mag-higpit dito kasi may torque ito. Okay? Kaya ka ginagamitan natin dito ng torque wrench kasi may higpit itong bolt na to. Kasi hindi naman pwede na sobra, hindi naman pwede na kulang. Okay,